Ang programa pong ito ay tawagin ko pong opinion nyo, opinion ko, opinion, o opinion nyo rin. Tayo po ay nagmamasid sa ating kapaligiran, sa mga nangyayari sa atin, lalo especially medyo yung kaguluhan sa Davao sa kay OJC ni Pastor Kiboloy. So any topic po pag-usapan dito sa opinion ko, opinion nyo, or opinion nyo, opinion ko. Ito po yung naisip kong title sa programang ito dito po sa Danilo Dizon TV. Sana po ay mapadalas ako makapagsalita, makapagbigay ng opinion, at sama nyo po ako sa mangita na paglagay ng sarili nyong opinion o comment sa baba nitong video. Maraming salamat po. God bless. Tindang pagpasok ngayon sa basement o ang tawag nila bunker o tunnel underground na napakalawak daw kung bakit hindi na makadakit si Pastor Kiboloy ay dahil sa malawak daw. Nagiging problema nila yung mga sikretong mga pasukan, labasan, mga secret door di umano, at napasok nga nila at wala namang hindi naman nakita si Pastor at kundi yung mga kabataan na may mga nag-iisip na yun ay mga ginagawa ni Pastor, na wala pa tayong prueba, at sana ay madala nila sa medical legal para examinin at malaman natin kung yung mga bata nila ay ginagalaw ni Pastor Kiboloy para mawala yung duda. Sa ngayon ay pinaghanap pa rin si Pastor Kiboloy ng mga kapulisan. Noon ay ilan lang ang mga pulis na naghahanap, nagkaroon pa ng mga kasakitan, hanggang sa nagpadala nga ng 3,000 pulis. Wala rin, hindi rin nakita. So, ano na, 3,000 na yan. Sa palagay niyo po ba ay nandiyan pa si, andiyan ba nagtatago si Pastor Kiboloy sa kanyang katedral? Hindi ba siya matalino mag-isip na siya'y aarestuhin, ang address ay sa lugar niyan, at hindi siya tatantaran at hindi siya makakalabas? Sa palagay niyo po ba si Kiboloy diyan talaga magtatago na hindi siya makakalabas, na parang nakabilanggo, at wala siguro siyang kalayaan? Hindi na rin naman siya baka pag preaching. So kayo po, ano sa palagay nyo? Kasi sa mga kong tatanungin nyo, wala ko dyan si Pastor Kiboloy, kasi expected niya na uli siya, na dyan yung pag-iinitan yung lugar na yan. So para sa akin lang, opinion ko lang naman to, wala siya dyan. Maring pinagtago sa kanya, mayroong grupo na nagbabantay sa kanya sa isang lugar, o nakatakas siya, nakapunta siya sa ibang bansa na hindi natin alam kung saan. At yung mga nangyayaring kunyari ay mga umaharang dyan, parang drama na lang yan, nangyayantusan sila, mag-arali sila dyan, huwag ba pasukin yung mga polis. Kasi pag ano ba isipin ng tao pag inaharang yung mga polis? Meron kasi nagtatago sa loob. Nandun ba si Pastor Kiboloy? Palagay niya, baka itong mga membro niya, hindi alam na wala rin doon. Wala makapagsabi, wala makapagturo. Ano na mangyayari sa 10 million o 20 million reward?
hindi nila wala makapagturo. Ngayon, yung si Kibuloy, alam naman natin na may warada pa rin siya na inisyo ang House of Representatives at saka ng Senado, ay kasama rin na rin yata ang korte, ay sa palagay nyo yung mga nakita nilang mga kabataan doon, mga babae, ginagalaw pa niya, yun na nga issue sa kanya, may ginalaw siya mga babae, yung mga nag-testify dun sa Senado, tapos patuloy niyang ginagawa na alam niyang may kaso na nga.